magandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan ay makabangon nawa at makapanindigan pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiranin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikha at nagladlad ng kalangitan. Lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoon Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, akong Panginoon tumatawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan.
Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na namagkanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryong halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano siya't ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa pagdilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote
na ipapatay din si Lazaro, sapagat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus na Sareno. Sino ang tunay na nagmahal? Sino ang tunay na nagsayang? Ngayong Lunes Santo, mga kapatid, hayaan natin ang tanong na ito ay makatulong sa atin sa paghanda para sa nalalapit na banal na triduo kung saan ginugunita natin ang pagpakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Sinong tunay na nagmahal? Dalawang tauhan ang narinig natin ngayon. Si Mariang kapatid ni Lazaro at ni Marta at si Judas Iscariote. Sa katunayan, mapapansin ninyo sa tatlong araw na magkakasunod, si Judas ay laman ng Ebanghelyo. Hindi para ipahiya siya. Opo, alam natin siya ang nagkanulo kay Jesus. Bakit siya ang nilagay sa mga Ebanghelyo mula Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo? Hindi para kutsain siya, laitin, dahil galit tayo sa kanya. Hindi po. Siya'y ibinabahagi sa atin para ating matutunan ang tamang landas. Sa katunayan, kung talagang pagninilayan natin ang aral na idudulot dahil sa kanyang pagkakamali, baka magpasalamat pa tayo kay Judas para maiwasan natin ang kanyang pagkakamali. O baka naman mapahiya tayo dahil baka mapagtanto natin wala tayong pinagkaiba kay Judas. Gaya ng sabi ko kahapon, huwag natin agad kutsain yung mga taong nung una nagpalaspas pero di kalaunan humiyaw ng ipako sa krus. Paiba-iba sila. Humarap lang tayo sa salamin. Paiba-iba din naman tayo sa pagpili kay Jesus. Kaya nga, balik tayo sa tanong ko kanina, sino nga ang tunay na nagmahal? Sino ang tunay na nagsayang? Tunay na nagmahal, si Maria. Tumanaw siya ng utang na loob. Binuhay na muli ni Jesus si Lazaro, ang kanyang kapatid. Kung kaya nga't, kung tutuusin, yung ibinigay niya kay Jesus, yung ibinuhos niyang langis at pabango, nakatumbas ay isang taong sahod. Kwentahin niyo po, magkano ang sahod ninyo sa isang taon? At sa isang idlap, ibubuhos niyo sa paanan ni Jesus. At ginamit pa niya ang kanyang buhok para punasan ito. Sa isang idlap,
ibinuhos ni Maria ang isang taon pinagpaguran niyang halaga. Nagmamahal, nagpapasalamat. Kaya nga, di ba, sabi natin, ang tunay na nagmamahal, baliwala sa kanya. Hindi, walang sayang-sayang sa isang tunay na nagmamahal. Hindi sayang ang oras. Siguro iba sa inyo, pag nalamang galing kayong Quiapo, sayang lang yung oras mo, ang traffic-traffic doon. Sayang lang yung lakas mo, ang hirap pumunta doon. Ang tunay na nagmamahal, hindi nanghihinayang. Hindi nanghihinayang sa pagbibigay papuri at pasalamat sa Diyos. Ganun po ba tayo? Kung tunay nating mahalan Diyos, hindi tayo nanghihinayang, walang sayang, lalo na sa Diyos. Walang panghihinayang. Hindi ka nagsisisi sa bandang huli. Kung talagang mahal mo yung anak mo, siguro nga bandang huli, hindi siya nagtanaw ng utang na loob. Walang galit sa'yo sapagkat kung tunay kang nagmahal, hindi ka nang hinayang. Kung tunay kang tumulong, hindi ka manghihinayang. Bonus na lang yung resulta ng ginawa mo. Kasi ang tunay na mahalaga para sa'yo, yung ginawa mo, hindi yung sukli sa ginawa mo. Si Judas na nagkunwaring nagmamahal, nagkunwaring nanghihinayang. Sapagkat malinaw naman sinabi sa Ebanghelyo ang dahilan. Hindi dahil para sa mahihirap, kawawang mahihirap. Hanggang ngayon, sila lagi ang dinadahilan. Kawawang mga dukha, laging silang sinasangkalan. Sila lagi ang hinaharap sa picture taking, sa pagkamay-kamay, sa kunwaring pagtutulong. Pero sabi nga ni Jesus sa Sareno, hayaan mo, ako ang pinaglilingkuran ni Maria. Mga kapatid, sino nga ba ang tunay nagsayang? Hindi si Maria, kundi si Judas. Sinayang niya ang pagkakataon. Kasama niya si Jesus Nazareno, pero hindi pala siya tunay na nagmahal. Kasama niya si Jesus Nazareno, pero hindi siya tunay na laging tapat. Kasama niya si Jesus Nazareno, pero hindi siya nagsayang ng kanyang sarili para sa kanya. Sabi ko nga po kanina, huwag tayong agad-agad humusga kay Judas dahil baka sa bandang huli, wala rin tayong pinagkaiba sa kanya. Suriin natin ang ating mga sarili ngayong mga mahal na araw. Kung tunay ba tayong nagmamahal? Kung tunay ba tayong nagsasayang ng mga mahalaga sa atin para sa Diyos? O baka isinasangkalan lang natin ang Diyos sa ating mga pansariling kadahilanan at kapakanan? Yung kasama ni Jesus ang nagkanulo sa kanya. Yung kasama ni Jesus ang wala palang ugnayan sa kanya. Yung kasama pala ni Jesus ang tunay na nagsayang. Sana po mga kapatid, kung meron man tayong sasayangin, ito ay dahil tunay tayong nagmahal kay Jesus.
at huwag nawa nating sayangin ang mga pagkakataong lalong mahalin si Jesus. Tumayo ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagkapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang ating tugon, mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtiyaga. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginawahin ng kanyang kabutiang loob at lakas. Amen. Amen. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin. At pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nababataagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan.
Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos sangapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming mga kasalanan sa aming mga pagkakanulo kung pinipili namin ang masama kaysa mabuti. Patawad po kung nangihinayang kami sa aming inaalay sa iyo at sa aming kapwa. Patawad po kung humihingi agad kami ng kabayaran at kapalit sa mabubuti naming ginagawa. Tulungan niyo po kami magsisi sa aming mga kasalanan, lalo na ngayong mga mahal na araw. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating pinakamamahal na hindi natin pinanghihinayangan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Magtitiwala kailanman.
panganib, ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang ay pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na nagmamahal ay hindi nagsasayang at nanghihinayang. Huwag natin sayangin ang mga pagkakataong tunay tayong magmahal at magpasalamat kay Jesus Nazareno. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuhan
Pakinggan namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.